Okay. Topic natin about Japan. Okay? Sa Japan, ang kasabihan sa Japan, kapag natutulog ka sa office, mas ano, nagiging productive ka sa buong araw. Okay? Pero ang usapan ay about sa politics. Okay? May isang channel, binidyoan niya yung parliament. Okay? So, ang nakita niya doon, yung mga natutulog na politicians. Okay? Sabi sa description ng kanyang video, so far, it has been observing the work of politicians in the parliament. This time, we will observe the ward councils in the 23 wards of Tokyo. Okay, sa Tokyo pala yan. I found out that no politician would skip anymore the Itabashi Ward Council, whose annual income exceeds 10.3 million yen, reads during budget discussions. Malalaki yung sweldo nitong mga to, ng mga politicians. The contents of the book, may nagbabasa pa ng libro, pero hindi connected dun sa dinidiscuss na nasa harapan. Okay? Ang content ng book na binabasa niya ay Japanese Annexation of Korea, Marco Polo Bridge Incident. History book, guys. History book. Okay? So, kung ang discussion dito is about pandemic, ako tapos tinutulugan lang ng politician, huwag naman sana, no? Pero kung ganito ang politicians sa atin sa Philippines, hindi natin alam, guys, baka ganito rin, eh. Hindi lang natin alam. Okay? Wala lang may lakas ang loob na mag-video sa mga ganyang parliament discussion. Okay, mga hearing, yung mga pinag-uusapan yung budget. Okay? Malay natin, yung mga congressman natin, yung mga gobernador, mayor, pag umati ng mga ganyan, natutulog din pala. Okay? Ina-apply nila yung pagiging Japanese. Kinagaya nila. Pero syempre, style talaga yan ng mga Japanese. Pero hindi naman Japanese yung mga politicians sa atin. Kaya huwag silang magtutulog-tulog. Okay? So, nakakatakot. Nakakatakot kung ganito yung ganito rin yung sitwasyon sa ating politics. Yung mga politician natin. Sana may maglakas ang loob na mag-video sa akin. Guwapo ko, no? Okay, that's all for now. It's me again, Michael Aswin. One of the worst person in this app. Stop.